What's up mga kaboteros, kaboteras? It's your kabotel Jules. At what we do here is go back. What's up kaboteros and kaboteras? It's your boy Kabotero Jules. And for this vlog, we're going to transfer grain to grain or ang tinatawag nating F2. Gamit ko ngayon sa paggawa ng grain spawn ay ang trigo. Hugasan ng trigo ng 3 times or hanggang luminis at luminaw ang tubig. Tanggalin ang mga butil na lumulutang. What's up mga kaboteros, kaboteras? It's your kabotel Jules. At after natin mahugasan ng grains, ilalagay natin ang pinagpakuluan ko ng dayami, dahon ng bayabas, molasses, at ng apog. Kung sa tingin nyo kulang ng tubig, dagdagan natin ito. Iseset aside lang muna natin ang grains at ibababad ng 12 hours or overnight. Kinabukasan, hanguin natin ang grains at patiktikan ito. Paano natin malalaman kung tama ang moisture ng grains? Gagamit tayo ng kurot method. Kukurutin lang ang grains. Kung nakurot mo ito at napisat, ibig sabihin tama lang ang moisture nito. Kapag atin nang napatiktikan ang grains, itatransfer na natin ito sa mas malaki pang lalagyan. Huwag kakalimutang gumamit ng alcohol upang i-disinfect ang mas malaking container. At syempre, huwag din natin kakalimutang i-disinfect ang ating kamay. I-transfer natin sa mas malaking container ang mga grains upang mas madaling matuyo ito. Ang iba naman ay gumagamit ng spin dryer. Sinisilid nila sa punta ng unan, tsaka ito ini-spin ng 2 minutes. Ang gamit ko naman ay ang electric fan method. Ini-air dry ko lang ang mga grains hanggang matuyo ito. Habang inaantay natin matuyo ang mga grains, gawin naman natin ang steamer o ang pasteurizer natin. Gumawa ang pinsan ko ng brace na kawayan upang may patong ang screen. Hulmahin ang screen ng pabilog at ilagay ito sa ating steamer. Shout out nga pala sa pinsan kong si Ambo sa pagtulong sa akin. Dagdagan natin ng apog ang grains. Sa 1 kilo ng grains, 1 kutsara ng apog. Nasa 6 kilos ang aking grains. So, ibig sabihin, 6 na kutsarang apog din ang dinagdag ko. Haluin ng pantay, nang sa ganun, hindi concentrated
ang apog sa isang lugar. Nakakatulong din ang apog upang ma-neutralize ang sobrang moisture ng ating grains. Sa pagpapak ng ating grain spoon, kailangan natin ng PP bag, kiluhan, rubber band, at syempre, don't forget to disinfect your hands. Ang iba naman, ang gamit ay ketchup bottle. So, ang gamit ko ngayon ay PP plastic bag o polypropylene bag sa pagpapak ng ating grains. Kinikilo ko ang grains ng 200 grams upang maging uniform ang timbang nito. Tiklupin ang plastic at isil ng rubber band upang hindi pasukin ng moisture kapag ini-steam na natin ito. Humingi ng tulong sa makulit mong bayaw at mabait mong pinsan. Shout out din sa iyo bayaw, John Ray Brigas. After natin ipack ang mga grains, ready na ito upang i-steam. Lagyan ng tubig ang kaldero o ang ating steamer. Isalansan o ikamada ng maayos ang ating mga grains. Kailangan nating takpan ng plastic at isil nang sa ganun maipon ang pressure. At syempre, kailangan nating magsiga upang pakuluan ng tubig at maipon ang pressure nito. Gagawin natin ito ng 4-5 oras. Kapag lumulobo na ang plastic, dun pa lang tayo magbibilang ng oras. Dun pa lang mag-uumpisa ang pagbilang mo ng 4-5 oras. Huwag pabayaan bumaba ang lobo nito dahil masasayang lang ang pagod mo. 5 hours later. Pagkatapos ng 5 oras, hanguin ang grains at isabit ng patiwarik nang sa ganun matanggal ang sobrang moisture. Habang inaantay natin lumamig ang mga grains, panoorin nyo ang unboxing video ng spoon na inorder ko kay Sir Kim Aaron Timbol ng Angeles, Pampanga. 10 bottles of mushroom spawn ang inorder ko sa kanya kasama ng 1 kilong magnesium sulfate. Ang mga spawn na ito ang gagamitin natin sa paggawa ng F2. Before tayo mag-transfer ng grains to grains spoon, kailangan muna nating maligo. Magsabon ng maigi, nang sa ganun matanggal ang mga germs na kakapit sa katawan mo. Lumamig na ang mga grains, mas malamig pa sa ex mo. Materials.
spawn, denatured alcohol, alcohol lamp, isopropyl alcohol. Kita nyo, puro alcohol. May coronavirus kasi eh. Gagamit din tayo ng PVC neck, rubber band, at ng cotton plug. Lagyan ng denatured alcohol ang alcohol lamp. Ginagamit ito pang-steril ng ating mga kagamitan. Ugaliin gumamit ng alcohol nang sa ganun, mamatay ang mga germs na nakakapit sa kamay mo. I-disinfect na rin natin ang mga tools na gagamitin sa pag-transfer ng spawn. Gamit din ang alcohol. Sindihan ang alcohol lamp. Ginagamit ito upang malimitahan ang kontaminasyon na nagmumula sa hangin. Kailangan din na sarado ang mga bintana at pintuan sa tuwing gagawin mo ito. Putulan ng plastic nang sa ganun hindi ito masyadong mahaba. Idarang sa alcohol lamp ang inoculating tool nang sa ganun, hindi ito maging sanhi ng kontaminasyon. Isalin ang mushroom spawn sa prepare nating grains. Bahagyang idarang ang opening ng grain spawn at ng ginagawa nating grains upang malimitahan ang kontaminasyon. Ilagay ang PVC neck, pagkatapos ilagay din ang cotton plug. Bago ilagay ang cotton plug, idarang muna natin ito sa alcohol lamp. Gumamit din pala ako ng tissue paper upang pantakip sa cotton plug. At isil gamit ang rubber band. Ulitin lang ang proseso hanggang matapos ito. At tapos na nga ang ating F2. So, kaboteros and kaboteras, salamat sa panonood and please subscribe, like, and share.